ganito. Ba't dito baliktad? Alin ang tama? Itong kaliwa o kanan? Pero kailangan mo tingnan yung buong tao. Ah, dalawa pala yung kamay ng tao, di ba? Kailangan hindi yung elepante ang tinitingnan mo lang yung sungay lang o yung trunk lang o yung buntot lang o yung paa lang. Kailangan mo tingnan yung Bible, yung katotohanan na reveal ng Diyos. Lahat. So bago tayo mag-imbento ng theology o ng belief, kailangan mo nang i-review yung buong scripture kasi dapat hindi ko kontra dyan. Kung may kontra, at ang tao may kanan kamay lang kasi ito lang tinignan mo. Kailangan mo tingnan lahat. Kaya sabi dyan, may nakatabi ako ng isang theologian, sabi niya, Winifred, there is one way, aside from the according, kailangan ayon. Tapos, there is one more way to know God's truth. You have to read everything. Basahin mo, Genesis to Revelation, pag lahat sila sangayon, malamang tama sa iyong iniisip mo. Hindi yun, pupunta ka lang dito, tapos hindi mo binasa lahat. Maya-maya, na-realize mo, dito pala sa kabila, may limang verse na kumukontra dun sa iniisip mo. Kasi mali yung pagkaintindi mo, tiningnan lahat. Yan. So, kailangan basahin lahat. Kasi sabi niya sa iyo, all scripture is given. Lahat naman galing sa Diyos yun. So, dapat walang makukontradict. Kung may contradiction, malamang, kasi hindi natin nakita lahat. Di ba? Isa lang kamay, akala mo, mayroon pa palang ibang part. Ang galing ng Bible, sinulat siya sa about 1,700 years. Yung mga sumulat niya halos hindi magkakilala. Maraming nagsulat na halos hindi magkakilala. Iba-iba. Actually, ang question ko, paano binuo yung Bible? Pinagbotohan yan nung mga ano, yung Christian church noong unang panahon. Paano nila kasi parang library yun eh. Aling book ang isasama at alin ang hindi? Binasa nila lahat yung mga claiming na ano. Kasi, paano mo malalaman ang salita ng Diyos? Sabi ni Moses, si Moses may tiwala tayo, sila. O si Moses, sa Diyos yan. Sigurado natin. Paano kung may bagong propeta? Paano natin malalaman? Paano niyo malalaman? Kung ang sinasabi niya ay ayon din kay Moses. Kung kontra, ah, hindi yan. Sinungaling yan. Hindi pa natin napatunayan yan, oh. Si Moses, ganito ang sabi. Si Isaiah, ganito ang sabi. Si Adan, si Enoch, ganito ang sabi. Hindi pa sila mahilig sumulat nun kasi magaling pa mag-memorize. Pero nung panahon ni Moses, makalimutin na yung mga tao kasi nagbi-Facebook, hindi natutulog. Di ba, subukan nyo manood ng Facebook at YouTube magdamag. Kahit anong kinig nyo kinabukasan, wala kayong maalala sa klase nyo kinabukasan, di ba? Yan. Dahil may kuryente na tayo at may internet. Yan. Nagtataka tuloy siya kung theology ito o e-commerce. Yan. Sabi kasi sa ano sa Psalms 119:99, I am better than all my teachers, for thy testimony are my meditation. Oh, di ba para kayong ma-overtake nyo lahat yung para ma-overtake nyo lahat yung teacher nyo. Magbasa tayo ng Bible. Oh, di ba? Magiging kayo mas magaling sa teacher nyo. Pero pag yung teacher nyo nagbabasa rin, mas maganda kasi pag mas magaling pa kayo din sa, di ba? Di ba? So kung gusto nyo, marami akong klase na ang gagaling. Paano kaya ako magiging matalino? Sabi ko dati. So nag-research ako, nakita ko yung verse na yun. I am, ano sabi din? Psalms 119:99. I am better than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. Kasi nabasa ko sa writings ni Ellen White, the study of the scripture is the best daw for intellectual development. Ay gusto kong maging matalino. O so, tapos nakita ko rin sa Bible yun, Psalm 119:99. Kasi ang mga tao takot sa Bible, di ba? Alam niyo yun, pag yung presidente ay bago, nakaganon siya sa Bible. O ibig sabihin, takot siya sa Bible, di ba? Sabi ni Ellen White, kahit yung mga king at mga malalaking tao, pag sinabi mo, sabi kasi sa Bible, natatakot sila. Kasi alam nila na sa Diyos yung Bible. Ayan. Minsan nakikipag-debate ako sa mga atheist. Hanggang 8:30 tayo na. Sabi ko, ano ibig sabihin nito? 2023. Pag naniniwala kayo sa evolution, hindi yan 2023. Dapat million-million nyo. Kasi naka-base to sa panahon ni Jesus Christ. Di ba? Kung ayaw nyo kung ayaw niyo acknowledge ang Bible, dapat yung date niyo dito, million-million, 4 million years or 4 billion years or something.
Kasi yung 2023, panahon niya ni Jesus Christ eh. Kung gusto niya i-delete si Jesus sa history ng inyong utak, palitan niyo rin yung date niyo. Gawin niyo million-million. Kasi yung date based in date dating system natin, nag-acknowledge din na some time ago, 2,000 something years ago, nandyan si Jesus Christ sa earth. Okay. Kahit na wala siyang bahay. Yan. So, tapos na tayo sa Trinity. And iniisa-isa natin yan, God the Father. Alam nyo, pag sinong gumawa ng computer, naiintindihan nyo ba yung computer? Galing, no? Makakamangha, no? Pero ang gumawa ng mundo, ako part ng gumawa ng Aeolis. Si Sir Ian, yung estudyante ko, part ng siya ang gumawa ng my AAP